Subscribe now. Yan. Hello! Ito na po. Ay, ina, ina, naiba ka ha? Oh, talaga. Ito na. Ay, yan ang bag. Yun, no? Oh, hindi, that's a mapapanood naman nila to. Sa ano pa, tapos na, di ba? Nag-shopee na si Mark. Sino man chicha? Ah, okay, kala ko ako eh. Ano yun, Mark? Nag-shopee ka, go. Ayan, nagbibenta tayo ng t-shirt natin ha, bago ha. Yan. Yan, no? Oo. Oh. Wow. Anong sayin nyo sa bago naming logo? Okay. Maganda rin yan ng black and white. Meron din kaming black and white version ng logo. Ayan. Meron ka bang black yan, Mark? Patingin nga. Yan. Yun. Litaw na litaw, oh. Oh, di ba? Yan. Oh. So ano, we're back in business, Mark. Tama oh, we're back in business. Baka yung shipping na naman natin, ano. Ah, alam ko na. Oh. Mahal pala ang shipping pag XL pataas na. Oh. Kasi nga hindi kasa doon sa lagayan. Kumbaga magbabalki siya, magiging malaki. Kaya pagka large lang pababa, kasa doon sa nilalagyan na ano. Magiging parang envelope shipping lang siya. Bali $8 okay. lang. Ganun. Okay. Okay. O sige. Oh. Pero di bale, sa mga pupunta po sa aming pagkikita in June dito sa Toronto, we will be bringing some shirts to sell. Sa Fiesta Extravaganza, June 22 to 23. Lapit na! Sa palapit TTC, na, mga Andre. TTC Grounds by Shepherd West Subway. Ito na, baka mamali na naman ako. But anyway, yon. Okay, abangan niyo po yan. Okay, o intro na natin ang ating bisita for episode 31 of Spot Pinoy. Ako na lang. Oh sige. Oh sige. Okay na ko, eto. Matagal na akong naghahanap ng makakausap tungkol sa kanyang journey to Canada because he was a teacher, public school teacher in the Philippines at ngayon teacher na rin po dito sa Canada. Maraming interesado eh malaman kung paano magagawa 'yon, 'di ba? Kung teacher sa Pilipinas, paano ba nila mapapractice? Mabilis ba? Kailangan ba mag-aral din tulad ng nursing, mga ganyan? Anyway, okay, sige, ipasok natin siya. Si Rod Rupisan, a.k.a. Rod's Channel sa YouTube. Yeah, 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 no? Hello. Okay. Salamat po. Yan. 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 Salamat. Okay. Samuel Sari ang kanyang vlog. Hindi naman tungkol sa teacher, di ba? Anything and everything about life in Canada. Hi, Rod. Oh. Hello po, Miss Ina. Ina. Mr. Rice, Dre. And Parang Mark, kumusta po? Okay. Nakakatuwa, ano, dahil parang, nung inisabi ko kay Parang Mark, nung nakararaang araw, nag-message bigla, sabi ko, naku, Aspar, may interview ata. To sabi ko, o kaya naman, meron atang ano, deal. Tapos sabi, doon sa message na, Ina Andulong and Rice Velasquez, ako sabi ko, ito yung mga ano ah. Uy, grabe. Miss Ina, sabi ko. Mga bigat ito mga to ah. I think combined ng following namin, wala nga sa following ni Rod eh. O, tingnan mo naman. Grabe. Okay. When did you start vlogging about Canada, Rod? Ah, bali, ano po ito, Miss Ina, no? Nung... Ina lang, ito talaga. Oh, sige na po, Ina na. Nung, ano, nung pandemic kasi, maraming akong mga estudyante, nabanggit mo na rin, ano, na ako ay dating teacher sa Pilipinas, marami tayong barkada at kaibigan din sa Pilipinas na, kumbaga, nangangarap din na maharap din dito. And during the time na parang yung pandemic ang nagbigay, nag-open sa akin actually, ng opportunity to share yung mga experiences natin, karanasan natin, marami ako actually estudyante na nagtatanong. Sabi ko, daan yung mga estudyante ko na, paano ko sasagutin to? Eh, friend ko sa lahat sa aking messenger. Siguro, wala silang ginagawa during pandemic season. Magsasara na siguro during that time. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan, ng car. And then, suddenly, bigla na lang nag-pop sa isipan ko na, ano kaya kung i-video ko ng sarili ko, explain ko kung paano ako nakarating ng Canada. Pero sabi ko, iisa-isahin ko din na isa-send yung videos. Paano kaya? So that started yung, sabi ko pwede sa platform ng YouTube. Yeah. So doon ako nag-start na mag-upload ng mga videos. Noong una pa, nagluto pa nga ako eh. Pero sabi ko, parang hindi naman, although okay naman ako magluto, sabi ko, pero parang hindi naman ito yung 40 ko. Kasi babalik pa rin ako sa pag-guide sa mga estudyante kasi
naging ano nga tayo dati, karera counselor nga tayo sa mga estudyante. So ito na yung i-push natin, makapagbigay ng, kumbaga at least, munting kaalaman sa mga dating estudyante, mga kababayan, na nangarap din na makarating ng Canada during that time. Yan. Talagang teacher siya. Teacher talaga. Sa mga, Life before Canada. Life before Canada. Kumbaga, anong nagtulak? Anong buhay bago nag-Canada? O kaya ano yung nagtulak sa'yo, Rod, no, para mag-push ng career dito sa Canada? Bali, hindi ko talaga pinangarap na lumabas ng bansa sa mga panahon na yun. Wala akong kapangarap. Although, sa mga vlog ko nga noong nakaraan, nasabi ko na hindi naman talaga din sa kalaman doon sa taon namin na kahit paano may mga kamag-anak din kami na nandito sa Canada. During 1970s pa. Nag-start sila Toronto and then nag-move sila sa dito sa Winnipeg and then move dito sa ano sa Regina nga. Naririnig ko na sila ng Canada, something like that. Parang wala akong interest talaga na mag-abroad. So sabi ko, magiging teacher ako kasi yung mga mag-anak namin sa Nueva Ecija, sa Isabela, karamihan sa kanila ay mga guro talaga. So na-inspire ako sa mga kamag-anak ko during that time. So talaga zero ako sa pag-abroad. Wala akong alam talaga na na pupuntahan sana in terms of pagiging OFW during that time. So sabi ko, ano kaya ako kung ipusto ko na lang my high school and graduate studies, sabi ko. So tinapos ko lahat ng graduate studies ko sa education, nag-master, something like that. Mag-start na nga sana ako ng doctoral during that time, pero sabi ng asawa ko, parang invitation ata sa Texas, parang ganun yung kamag-anak nila sa Texas. Nung nag-asawa na ako, sa mga panahon na yon, nagmamaster pa rin ako. Mm. Sabi ko noon, parang mayroong konting hila dun sa point na yon. Pero sabi ko, sa asawa ko, kay Precious na, parang ayoko mag-abroad kasi ang passion ko talaga pag-tuturo. Tsaka career counseling nga, pinapadala tayo ng school sa iba't ibang mga district para mag-orientation, symposium, something like that, magbigay ng... Talagang ang kaagapay namin noon, kaagapay ko noon ay ang TESDA. So, hakot ng estudyante, information dissemination, ganyan. So, yun ang passion ko talaga na mag-inform ng mga kabataan sa high school, actually. Kaya sabi ko, parang ang hirap mag-abroad. iiwanan ko yung mainstream ko, kumbaga. So sabi ng asawa ko, subukan kaya natin mag-abroad. Pangalawang beses yun. Subukan kaya natin mag-abroad kasi sila tita nandito. Ito, sabi ko, hindi na lang pala ako nabubuhay ngayon. Dalawa na pala kami. Kaya sabi ko gano'n, saan naman tayo kakang mag-abroad? Subukan natin sa US, sabi niya. Sakto naman, during the time na merong nag-argue sa isip ko na mag-abroad, yun naman yung tito ko, sakto, na nagkaroon ng problema. That was 2012, nagkaroon ng problema sa Alberta sa pagbibigay ng LMIA. Mm. Kaya yung mga tao during the time sa Alberta, dinala naman ngayon ng Alberta at hinugot naman ngayon ng Saskatchewan at dito sila nakakuha ng LMIA job offer at dito na nga. Sabi ng tito ko, magandang opportunity ngayon kasi maluwag ang Saskatchewan during the time. That was between 2013 and 2014. So sabi ng tito ko, subukan mo mag-apply. Ako sabi ko, pangatlo na ito. Pangatlong sign na ito. So sabi ng aking bahay, subukan natin yan. So sabi ko, sige, subukan natin. At doon na, nagtuloy-tuloy na. Good thing, sabi ko na, pareho kami may may training din. So habang nagtuturo ako sa public schools, meron naman kami mga kamag-anak doon sa kabilang city na parang high school, college pa lang ata, nagpitraining na kami sa restaurant. Sabi ko, ano naman ang i-apply natin doon sa Canada? So, hindi actually yung pagiging teacher ko ang nai-apply ko dito kasi alam natin na ang teaching dito sa Canada ay regulated profession. So, hindi tayo tatanggap, parang gano'n. So, sinubukan namin, sabi ng tito ko, nabigay siya idea, subukan nyo nga na i-apply yung training nyo doon sa restaurant ng kamag-anak natin doon. So, kasi may training din kami doon.
At nag-training din talaga kami for a year. So nag parang employed din kami doon. So habang ano, habang nagtuturo pagdating ng gabi. And exactly naman during that time na meron din experience yung may bahay ko sa sales industry. So yung employer namin dito sa Saskatchewan, dito sa Regina, siya naman yung nagbigay ng job offers kasi kailangan niya ng nasa service, food industry service, and nasa sa restaurant during that time. So good opportunity para sa amin, sakto, talagang parang iplinano, parang ganun. Kaya nakarating kami dito ng ano, ng Saskatchewan. So yun, ang nagdala sa amin dito actually ay yung training namin at yung experience namin sa ano, sa restaurant. Sorry, Rod. Yun. So what was your pathway? Ano yung pathway ko? Ang naging pathway namin dito ay SINP, not Express Entry. SINP kami. Kaya nung na-approve kami dito, bali, yun na. Tuloy-tuloy na. Hindi ko nga naman layan. Parang 1 year and 30 days naging permanent resident na kami agad during the time. Bilis, no? Ang bilis. I think that's the advantage of SINP. Mas mabilis. Mabilis dati kasi. Mabilis pa. Tsaka kasi may master si Rod. So, back plus points yun. Tama ba, Rod? Yes, plus points. Doon sa comprehensive ranking system, scoring ng Saskatchewan, nasa highest score na siya kapag may master talaga. Yun. Okay. Oh, paano ang pagiging teacher? Yung transition. Ano mo, teka, I think ang hinahanap ni, sorry, Rice, ang hinahanap mo ba ito? Parang there wasn't really anything na ano, no? Big pushing them to Canada. Nung, di ba parang ano lang, oy, gusto mo mag-Canada? Oo, parang gano'n. Parang wala. Hindi tulad ng maraming storya na kulang yung kita gustong mo gusto sa Pilipinas o nag-aaral ng mas malaking kita. Parang wala kayong gano'ng experience sa Pilipinas masyado. Wala. Meron naman. Nung bandang huli na parang yung kita na ay parang naramdaman ko na parang siyempre meron na akong asawa. Nung binata kasi, solo ko yung sweldo, parang gano'n. Pero nag-asawa na, may plano ng patayo ng bahay, plano ng ganito, plano ng ganyan. Plus, yung aking tatay during that time, nabanggit ko na rin sa mga ibang vlog, ay parang medyo hindi na nagiging pataas yung efficiency ng kahit niya, kumbaga. So, pababa na, hospitalization sa Pilipinas, iniisip ko na lahat yun. Sabi ko, ganito na. Ang sweldo dati sa Pilipinas, hindi ganon kalaki kapag, although, maraming mga benefits talaga pag public school teacher, pero kung ikukumpara mo sa ibang profession doon sa Pilipinas, ang teacher talaga, medyo isa sa yun sa nampo sa akin na talaga na pasigi na nga, let's give na masubukan itong area na ito ng buhay naming mag-asawa at kasi yung aming sabi ko nga, during that time, yung tatay namin medyo nag-ano na siya, medyo on and off na rin sa hospital. At yung budget namin, yung naiipon namin sa banko, parang na unti-unti nang nag-deplete. So sabi ko, subukan nga natin kasi yung mga tito-tito naman natin, ano, medyo okay naman sila nakapag bibigay sila ng ganito sa mga parents sila. And at the same time, ay nakapag-provide talaga sila. So subukan natin. Kasi to be honest, wala talaga akong idea sa pagiging, although, binabanggit ko sa mga career counseling ko, isa ay opportunity talaga sa ibang bansa. Pero ako mismo, talagang zero knowledge ako sa pagiging OFW during that time. So, isa yun, sa nag-push sa amin talaga, medyo tumataas na talaga yung presyo ng bilihin during that time. So sabi ko, let's try. And bigyan natin. So, pero dito na, atalo na tayo dito sa Canada. Nung dumating kayo sa Canada, bali, naisip nyo ba, sir, dumating ba kayo sa point na okay, kailangan kong i-pursue yung career ko kasi kung ganito lang, yung magiging trabaho ko is walang, parang walang kahinatnan. Actually, nag-enjoy nga ako doon sa ano. To be honest, ha? Nag-enjoy nga ako kasi parang naiba yung setup ko. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, sabi ko nga, estudyante talaga at counseling. Parang medyo,
parang sabi ko, medyo napagod ako doon na, mag-shift na ako ng kaunti. So parang nung nandito ako, pa-remark, no, kung makikita mo yung ano dyan, yung Taco Time dyan sa, ano, sa Rosale, tabi lang na ano, sa misis mo yun. pero hindi doon dati, oh. Pero, oo. Yun ang main office ng Taco Time, yun ang kumuha sa amin, bale. So, bale, parang ano eh, ang nangyari sa amin, nag-enjoy ako na mag-ano doon, mag-venture doon. So, naka 2 years ako doon, bale. So, ang nag-encourage naman sa akin ngayon na lumipat ng ibang, na bumalik, kumbaga, ay yung pinsan ko din. At yung mga tito ko na nandito na ang sinasabi nila, oh, teacher ka dati sa Pilipinas, may mga opportunities sa ganito. Doon na naman, nabuksan na naman kaisipan ko na, ah, pwede pala akong maging teacher dito. And then I started browsing sa mga program ng government ng Saskatchewan, SPTRB at saka ng Ministry of Education. Tinignan ko lahat yun. At doon na nga, nakita ko na may opportunity rin pala kahit na regulated profession na pwede ka magkaroon ng lisensya dito sa Canada. So, doon bale. So, after 2 years pa. Oh, okay. So, mahirap ba mag-transition from Philippines to Canada? Paano ba? Do you need to get certified? Do you need to study? Anong proseso ang dapat gawin ng mga teacher? So, bali, yung naging... Oo, ang daming... Sa totoo lang, napakaraming papel ang dapat i-prepare. Bali, nung sabi ko, nag-i-enjoy ako, sabi kong ganun, merong... Bali, sinabit... Nung pagdating namin dito, hinanap ko agad LinkedIn. Pinasok ko yung... profile ko sa linkedin.com and then doon nakuha nung ano nung dating director nung nandun pa sa McBeat School yung profile ko, so hinugot, nag-message lang sa akin, may opportunity pala ako. So pumasok ako ngayon sa daycare teacher muna ako eh. Naging daycare teacher muna pero wala pa akong lisensya. Ang sabi nung ano, sabi nung director namin dati, teacher ka sa Pilipinas, pwede mong ano yan, pwede mong maging papers yan, documents yan, or prerequisite mo yan para maging licensed early childhood educator ka dito sa Canada. So, yun ang ginawa ko, sinunod ko lang sinabi niya, bali halos isang taon ko din na prenosis yun eh. And then, yes, yung accreditation ng, kasi ang early years dito ay under siya ng Ministry of Education. Mm-hmm. So, yun ang pinakuha sa akin. Ang dami-daming papeles pinakuha sa Pilipinas. Nag-West din ako, WS, para na sa ganun ay magkaroon equivalent yeah, yung aking education sa Philippines and dito. And then, luckily naman, yung education natin sa Pilipinas, dahil sinama nila yung master's degree ko, binigyan nila ako sa Ministry of Education, binigyan nila ako ng level 2. Pero, meron akong certain points doon sa level 3 para matapos ko sana. So, isang credit units na lang, kumbaga sa atin, isang unit na lang ba, doon sa, kung sa atin, para mabuo ko na yung aking level 3 para hindi na ako mag-aral ulit. So, nagpalit ng directorship. Ang sabi ng sumunod na director, hinalukay lahat ng papers namin kasi kailangan nila ng ratio doon sa daycare center, YMCA to be more particular. Ang sabi nila, kailangan ko daw na i-upgrade yung aking sarili para maka level 3 masama doon sa ratio ng ano, ng, and at the same time, para makahawak ako ng mga documents and administrative, something like that, na mga papers. Sabi ko, okay. And then, pinasa ko sa kanila. Ang gulat nila, isang unit na lang, ba't hindi mo pa tinapos? Alin? Sabi ko, hindi ko naman tinitingnan mabuti. So, isang unit na lang pala, tapos ko na. So, nag-enroll ako ngayon sa Saskatchewan Polytechnic. At ang pinakuha sa akin ay yung health and wellness ng children. Basically, kung paano maghugas ng kamay, kung paano yung diet ng mga bata. So, supposedly, yun lang yun. So, isang unit na yun. So, natapos ko yun. Bale, so, nabigyan ako ng Ministry of Education ng level 3, license level 3. Oh. So, hanggang nag-enjoy na naman ako sa kanila,
And then sabi nung pinsan ko na nasa Regina Catholic Schools na, ba't hindi mo subukan mag-ano, kumuha ng lisensya as a regular teacher, classroom teacher? Sabi ko, parang nag-i-enjoy na ako dito eh. Kasi okay naman lahat. Benefits, lahat naman, okay naman. Parang nasa comfort zone na ako, kumbaga. Magta-transition na naman ako, parang gano'n. So, bali, ang nangyari na naman, sige, sabi ko, I'll give it a try. So, pumunta na naman ako ng ano, ng SPTRB. Ang SPTRB sa atin, kumbaga, dyan sa Pilipinas ay parang PRC. Okay. Para makapagturo dito sa ano sa Saskatchewan. So, nilapitan ko SPTRB, very helpful naman sila, lahat ng documents the same pa rin. Although lahat ng mga ano ko, hindi na rin ako nag-English exam, nag-IELTS o nag-English exams. Kasi yung IELTS ay kumbaga prerequisite sana sa mga countries na ang ginagamit nilang medium of instruction sa Pilipinas, sa mga universities doon ay walang English. Luckily, sabi ko na naman, ang Pilipinas, sa atin, sa Pilipinas, ang ginagamit natin medium of instruction ay English and Filipino. So, ipa-search, sabi nung nasa SPTRB, pumunta ka ng University of Regina. So, nagtanong na naman ako doon sa Regina, University of Regina, ang sabi nila, ay hindi mo na kailangan mag-IELTS, basta kumuha ka na lang ng certification na ang medium of instruction na ginamit mo during your university years ay English. So, kumuha lang ako sa kanila, again, directly from Philippine Normal University to University of Regina. Yun, sabi nila, oh, sige, pwede ka na. Enrolled ka na. So, pinakuha lang ako kasi nakita nila doon na social science major ako sa Pilipinas. Ang sabi nila, we will not let you teach unless you're going to get, parang kukunin mo muna yung major subjects, which is the Canadian Studies and Indigenous Studies. So, kinuha ko pa rin yun. So, nag-aral pa rin ako. So, bali, bali, ang kinuha ko lang kasi during that time, napapart-time ako din sa Anes, dito sa Canadian Brew House, sa Harbor Landing. Parmark. Doon sa ano. So, nagtatrabaho ako. Bali, one course at a time lang. So, bali, pinuro ko siya ng isang taon. Bali, isang taon yung courses na pinakuha sa akin. So, ayun. Awa ng Diyos sa naitawid naman. Okay. Matagal din, no? So, sir, bago tayo bumalik sa ano, no, sa pagiging teacher. Sir Rod, kumbaga, anong masasabi mo dun sa, kasi marami nagsasabi sa akin eh, ba't hindi ka mag-aaral, di ba, habang nandiyan ka? Kumbaga, yung responsibilidad mo bilang padre de familia tapos yung pag-aaral, naging mahirap ba sa'yo, yung parang ganon? Sabi ko, parang pilinano din talaga lahat eh. Nung nag-aaral ako, sinusubukan talaga naming magkaanak in a natural way. So, in a natural way na talagang lumalapit ka sa mga doctors natin dito sa kanan sa mga OB natin, kabi-kabila ng check-up, subukan natin, ang lagi nilang binabanggit, subukan nyo muna at least 3 years, something like that, na mag-natural way, at bibigyan namin kayo ng mga supplements, something like that. So, sinubukan namin yun. So, sabi ko, wala pa naman akong baby, na maliit, wala pa naman akong ano. At, yung asawa ko naman, then busy, kapag ka nandito na sa bahay. So, sinamantan ako yung pagkakataon na meron akong ample time to read, para magbasa, and then para mag-aral. So, ginamit ko yon. Hindi naman palagi na nandun ako sa ano eh, nasa Canadian Brew House na nagtatrabaho. Meron akong araw, certain na araw, para mag-aral. So, yun ang ginamit ko. Pero, sa totoo lang, may kahirapan talaga na yung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, tapos may part-time ka, meron ka rin obligasyon sa community mo, parang gano'n, sa church mo, parang gano'n. Talagang walang masasayang na oras. Talagang puno yung schedule palagi. Oo.
Kasi ganyan lagi sinasabi. Parang parang mag-aral ka, di ba? Hanggat may pagkakataon ka, nandiyan ka sa Canada, maraming opportunity, ba't di ka mag-aral? Pero what they didn't know is yung responsibility mo rin dito. Especially kung may mga anak ka, di ba? May sinusuporta sa Pilipinas, yung ganun. Kaya ang ginawa ko nun... sorry, Miss Ina. Go ahead. Sige. Kaya ang ginawa ko nun, bali ay kukunin ko sana ng isang taon yung parang 3 courses na yon na pinuha ko sa akin. Pero ang ginawa ko, one at a time lang kasi talagang hindi kakayanin ng schedule eh. Ng schedule natin dito. One at a time. Pero yung 1 year na pag-aaral mo, is that, I don't know, may kakilala ka rin bang ibang Filipino teacher na ganon usually ba talaga ang length ng pag-aaral? Pag nagpa-assess yung mga teachers natin sa Pilipinas nung pinag-aralan nila, usually ganun ba bumabagsak yung units na kailangan ng aralin, mga isang taon? Hindi naman. Depende sa ano, depende sa, halimbawa sa akin, como ang sinabi nila ay graduate na ako, pero major units na lang kailangan kukunin. So, 3 courses lang. Meron naman yung iba na kahit na meron silang masters, kung wala silang mga particular courses like children's in psychology, yung basic sa teaching strategies, mga ganon. Pag hindi nila nakuha yon sa Pilipinas, ipapakuha din nila dito yon. Depende sa aid, sa assessor mo eh, kung mas marami ba o mas kukunti ba. May alam nga ako na 6 yung pinakuha sa kanya. Na subject. So, na subject or courses. So, depende sa magiging outcome ng ano mo, ng papers mo. Meron akong kilala tagaan. Lahat ng ano nyo, i-access lahat. Tapos kung ano yung kulang, yun yung pakukuhanin sa inyo. Exactly, oo. So, kung ano yung, parang hindi nila makitaan ng equivalency, parang gano'n, dito sa mga courses nila dito, yun ang pakukuhanin sa iyo, parang gano'n. Meron ako dating nakausap na taga Victoria, bali ang pinakuha sa kanya ay 10 courses bali. Grabe dami nun. Grabe yun. Kapag full time, gano'ng katagal yun? Kunyari full time ka mag-aaral, 10 courses, 10 subjects. Kasi ano eh, bali ang regular students dito, bali nagre-range sila ng 4 to 5 classes a day. Okay. So full time yun. And then, yung kung minsan kapag may extra time daw sila pag gabi, nagdadagdag pa sila ng isa para mga electives, kumbaga sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. So, gano'ng karami yun. Sabi ko, hindi ko nakaya yung gano'ng karami. Tapos may full-time work ka, tapos may anak ka. Oo. Sabay lahat yung gano'n, di ba? Kaya ano, no? Hindi mo masisi yung iba na i-give up na yung professional sa Pilipinas, eh, no? Oo, talagang. Pagdating dito, kumbaga sacrifice talaga yon kasi may kaibigan kami ganyan. Ang ano doon, ang pag may ganun na parang nawawalan sila ng actually nung nakaraan lang may nakausap ako dito sa ano sa kasi nanggaling kami ng Alberta nung nakaraang linggo eh kasi natin namin yung pinsan namin between Lethbridge may nakasalamuha kami mga kababayan natin doon. Parang dumating siya dito as a nurse, sabi ko may programang ano, Alberta, pero parang hindi siya nasama doon sa program na yun. Na training na lang and then maging full-time nurse na siya, parang ano. Oo, yung bridging. Parang, yung ano nila, program nila doon. Sabi ko, pero syempre sa atin, in-encourage ko pa rin siya na subukan niya rin. Kahit na 1 course at a time, 2 courses at a time, para kasi sayang naman ako na ano. Kasi lalo na kapag mga medyo bata pa, sinasabihin ko sa kanila, sige, kaya ba? Ako, medyo ano na. Magastos, Rod. Did you have to pay for the course? The tuition. O, pagka ganun, usually talagang pag nakarating ka dito as work permit visa and then o kaya naman permanent resident ka na, dumating dito, talagang sasagutin mo yung gastos. Sa isang course, naglalaro siya ng $800 to $1,200 per course. Mahal din, ha? Kung 10 course yung pakuha sa'yo, di 10,000. Oh my God! Oo nga, napakamahal, pambihira. 10,000 din pala yun. Oo. Kaya yung sabi ko, yung mga
Hindi pala yung kunyari teacher ka na sa Pilipinas tapos hindi ka pala pwedeng maging teacher ka agad dito sa Canada. Kailangan mo rin talaga mag-aral, mag-apply. Parang nurse din basically. Oo. Para mm-hmm. mm-hmm. Anong 'yon tuturuan mo kung sakaling matatapos mo lahat 'yan ron? Dito nga anong grade? Bali ano eh, ang nakakatuwa dito, wala ko kahit na nag-major ka ng high school, ang kailangan nila ay nasa elementary. Dadaling kanila sa elementary. Hindi para sa atin na pag high school teacher ka, high school teacher ka. Then pag elementary teacher ka, elementary teacher ka. Parang ganun. Pero pwede mo namang ano 'yon? Pwede mo namang usually pwede mo naman talagang tanggihan 'yon. Kung halimbawa sabihin mong pang high school teacher ka, high school teacher ka, pwede rin yun. Pero sa mga tulad kasi natin na talagang magsisimula pa lang sa career, talagang dadalhin ka nila doon sa talagang kung ano yung need ng school board talaga. Parang ganun. Naku, si Rod pala pwede natin kausapin. Lagi natin nababanggit in previous episodes yung pagkakaiba ng pagtuturo sa mga bata sa Pilipinas. Oh, yun, at sa Canada. Kasi marami nagko-comment, Rod, na masyado daw madali ang buhay ng mga estudyante dito sa Canada. Lalo puro na yung mga bata. Yung mga puro bata. Laro lang daw, puro laro. Kasi ano bang pagkakaiba sa method of teaching? Style? Oh, sa teaching and strategies ng pagtuturo dito sa Canada, although sabi ko na hindi pa ako formal tuturo kasi tinanggihan ko muna yung background ko muna, no? Nung nakuha ko na yung lisensya ko, tinawagan ako agad, gusto na akong pagturuin, sabi ko, nagtatrabaho pa ako dito sa YMCA, pwede ba ako na sa September na para start ng school year? So okay, sabi nila. And then habang binigyan ako ng kumbaga backgrounder doon sa mga teaching and strategies, kakaiba talaga. Sa part ng teacher, provided talaga ng mga school boards, kung ano mang school board sa kabilang, talagang provided by the government. Wala kang isiping chalk, instructional materials or IMs, hindi mo problema yung kung ano yung papel, something like that, yung mga pangkaraniwang ginagamit ng mga bata, provided ng government, ng kung saan province man sila mapupunta o tayo na doon. Ang basic lang na binabaya ko, kung may mga anak na alam nito, meron lang silang listahan na beginning ng school year, di ba? May tatanggap tayo sa mga anak natin na meron tayong list. Kung ano yung bibilihin ninyo, parang gano'n. Yun na yun, di ba? Pero kung halimbawa, doon sa part ng teacher, madali lang kasi lesson planning, prepared na lahat eh. Lesson note na lang ang ilalagay mo eh. Sa atin sa Pilipinas, kung natatandaan nyo pa yung mga teacher natin na susulat ng napakahabang lesson plan, ganun tayo sa Pilipinas. Dito, prepared na lahat, parang syllabus na lang. Sa part of teacher, doon na lang siguro magkakatalo doon sa tinatawag nating classroom management. Ang classroom management naman ay mayroong isang teacher ako nakausap din dito sa gawin ng California na gusto magpunta dito kasi nasubukan niya na rin mag-venture dito. At nakita ko doon yung pagkakaiba na ang mga bata dito sa Canada ay mas nakikinig. Correct me if I'm wrong. I'm sorry po sa mga taga-US. Kasi ang sabi niya, ang mga bata dito sa amin ay medyo hindi ganun ka pagdating sa classroom management mo, masisira yung classroom management mo, parang ganun. Marami yung disrespectful ng mga estudyante, sabi niya. Ito batay sa experience ng kumpara dito kasi nag-observe sila dito sa gawin ng Esteban. So kakaiba. So ibig sabihin, medyo mas magaan ang trabaho ng mga teachers dito kaysa sa iba kung ikumpara natin. No? At kasi ang kainaman nga, sabi ko nga, provided lahat ng government yung materials na kailangan. Sa side naman ng mga bata, ang sinasabi nga ako, narinig ko rin yan, bakit puno laro? Bakit lagi silang nasa yeah, laro? No. Kapag recess time, makikita, walang assignment. Kasi binibigyang halaga.
Tama yun doon. Wala assignment. Binibigyan halaga kasi ng nasa mandate kasi ng ano ng education ng mga provinces na bigyan ng quality time ang mga bata. So kapag kasi quality time, pag sinabing quality time ay meron silang sports, meron silang mga extracurricular activities na sinasalihan, meron silang mga games na sinasalihan. So more on focus sila sa pagpapabuti ng sarili, parang ganoon. Ng character like doon. Building build character building, parang ganoon. Mapansin naman natin, dami dito, di ba? Yeah, simula na naman ngayon at puno-puno na naman ng mga courts and baseball ano. And then bakit sila laging ano nasa labas? Parang laro palagi. Ang foundation kasi, halimbawa dito sa Saskatchewan, early years pa lang, daycare pa lang, ang foundation na kasi ng education dito ay play to learn. Paglaruin mo yung bata para matuto, parang ganoon. Na ina-apply yan sa atin, pero magbabayad ka ng mahal. Yan yung sa mga Montessori style, Montessori style school sa atin. Kasi nagturo din ako ng tuyo sa Pilipinas, yes. Di ba? Mahal ang bahay sa Montessori style, pero paglalaroin lang naman yung mga bata ng mga manipulative, and then loose materials, parang ganon, painting, to hone yung skills ng mga bata, parang ganon. So, yun yung preparation naman namin as daycare teacher. Tataka nga sila, bakit lagi ba kami labas ng labas, ikot kami ng community? Bakit in-expose namin yung mga bata sa community, parang hindi ba delikado? May risk doon. Kaya lang, ang after kasi ng Play to Learn na curriculum ng Saskatchewan ay magkaroon sana ang mga bata magkaroon ng unification sa nature dito sa, kaya kung papasin yun na natin ang mga Canadian, palaging nasa nature sila. Sila laging nasa labas. Ganun din yung curriculum natin halos dito. Sa elementary naman, ganun din kasi mahalaga yung nasa labas sila kasi nga during winter season medyo limited yung out time nila kumpara doon sa magsa-summer season na talagang puspusan yung paglalabas namin ng mga bata kasi kailangan talaga na ilabas yung mga bata para mabuild yung character nila, mahone yung skill nila, yung tinatawag nating motor skills nila, mahone din yun. Kasi paglaki nila, ang teorya ng education dito sa Canada, magagamit nila yon at magkakaroon ng healthy living yung mga bata, which is naman ngayon nakikita naman natin sa kanila na kapag ang isang community, kasi yung training sa amin, kapag ang isang community mayroong healthy living, mayroong healthy community. Parang ganun. Kaya kung papasin natin, oo nga, ano? Rod, parang ganun. Eto, kumbaga since may experience ka na sa, yun nga, yung sinasabi mo, yung mga bata rito, puro laro, sa Pilipinas, aral. Di ba? Mm-hmm. Parang napaka-limited ng time na ma-engage sila sa mga nakakapagpa-develop sa karakter nila. Alin na mas effective sa palagay mo? Yung kasing training natin ng mga Filipino ay kakaiba, no? Sa bahay pa lang meron tayong character building doon. ang lagi lang binabanggit ng mga kasama na kong mga Asian dito, Asian style. Mm-hmm. Yung Asian style natin, di ba, sa bahay pa lang, pag tinignan ng magulang mo, into ka na. Dito hindi mo nang kahit na ilabas mo yung mata mo, hindi sila susunod eh. Hindi sila susunod. So, ang ano doon, pumunta ka doon sa level nila, kausapin mo sila, parang gano'n. Ngayon, kung ang tanong mo doon ay, anong mas effective? Yung bang pagbibuild ng isip at pagbibuild ng pangatawan? Again, kasi sila, bumabalik sila doon sa kapag may healthy living yung isang tao, it encompasses na, parang kasama na pati yung pagbibuild ng kaisipan. Kaya kung papansin natin, mahilig silang magbasa. Yung quoting sir mo nga, pag-upo ng break niya, basa. Lahat sila, sabi ko, 90% na makasama ko dito, nagbabasa. Ako lang hindi. Pero ang ano naman natin doon, ang advantage talaga natin doon, sa totoo lang, magaling tayo sa spelling. Magaling tayo sa vocabulary. Math, yan, magaling tayo. Sa cognitive level, wala akong masabi yan. Ang mga Asian, tayo mga Filipino talagang makikita mo.
And writing, handwriting, nako, parang Vivaldi ang mga ano natin. Ang mga handwriting natin. Talagang, maganda talaga. No? Makikita mo yung pagkakaiba. Pero ano naman, pag pinagsama mo yung dalawa na yon, sabi ko nga, perfect ang mga Filipino sa Canada. Kasi napagsasama yung brain na ipinapakita sa mga anak at yung community. So malaking factor kasi sa mga bata, yung mga paparating dito, no, alam niyo sana na makita, I mean, makita niyo sana ito na pag pinagsama natin yung dalawang factor na yun, maganda yun. Pero kung tatarangin mo sa on the side nila, pag building ng ano, ng character building, lahat-lahat na help na, hindi ko sinasabing masamang-masama yung sa side nila, pero makikita mo kasi medyo hindi sila sa lipon, kasi kung papansin ninyo, hindi sila yung sa social life, di ba? Ang social life, pag sinabi nila social life, 1, 2, 3, 4, 5 friends, enough. Ang social life natin mga Filipino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Surrounded ng family, surrounded ng friends ng friends ng friends ng friends. Mm-hmm. Yung web kasi natin, napaka-lawak. Napaka-lawak. Unlike sa kanila talagang nucleus, yung kanilang ano, yung nuclear, yung kanilang ano, orientation pagdating sa social life. Kaya, yun naman tayo talaga, no? Bilib ako sa mga Filipino sa social life, kahit sino kaya nating pakibagayan, pakisamahan. Pero sila, medyo hindi sila, ano, hindi sila ganon. Kasi nga, ang training nila is more on pagpapabuti sa sarili. Focus lang sila sa kanilang sarili. Siguro ano sila, hindi sila tolerable sa mga taong ayaw nila. Parang ganoon. Sa atin, diba? Mabait ka sa lahat. Oo, diba? Sa atin, ganoon tayo, eh, di ba? Walang masamang tinapay sa atin, eh. Di ba? Oo. Parang ganoon, eh. Sa kanila, pag ayaw nila yung ugali mo, they might as well na okay. Oo, itidistansya na yung sarili nila. Isang halimbawa doon sa sinabi mo, Andre Rice, ano? Kanina, nakaupo lang kami, nag-discuss sa mga bata, parang okay lang, ganoon. Parang regular days lang. And then yung isang kasama namin, Canadian, tinawag ng director. Tapos maya-maya, akala namin may pipirmahan ng documents or whatever sa office. And then pagbalik, maya-maya, na-fire na pala. Ha? Nakaupo lang, na-fire na. What happened? Kasi, natanong namin, why? Malaking tanong. Kasi, noon pala ay medyo hindi sila nagkaroon ng parang hindi magandang usapan at nag-swear yung okay. Eh, bawal na bawal kasi mga bata, parang may nakarinig pang mga parents, so automatic gano'n. So pero kung sabi ko, pero sa atin yun sa Pilipinas, doktor, baka politika yun, politika. Ngayon sa atin, nag-viral pa yung mga teacher, binivideohan nila sarili nila. Ay, ako, nakakasakit ang ulo yun. Nagawan yung mga estudyante, di ba? Ngayon. Correct, right. Ano? At nung naibalita yun, pinagtanggol pa ng education secretary natin yun. Na parang teachers have their bad days din. Parang ganun ang may kanyang parang katwiran, ha? Doon naman ako bilib talaga sa mga teacher dito na kapag sinabi lang, I have a bad day, pwedeng mag-call in o kaya naman gagamitin yung mental health, parang sick leave, parang ganon. O kaya naman, may magsasubstitute kapag you have a bad day. Pero sa atin, talagang kahit na bad day ka, no choice ka. Bad day ka, papasok. Magpupuro ka. Kahit may init ang ulo mo, papasok ka, siyempre. Oo nga, no? Rod, ano naman tayo? Compensation. Kasi ako naniniwala ako na yung mga teachers sa Pilipinas, they're very undervalued. Para nga sila tulad ng nabanggit. Para mga nurse, ganyan. Para mga nurse, di ba? Yeah. Ang napakahalaga ng papel nila. Pero, alam mo yun, pahirapan pa, humingi ng wage increase, ang tagal akita ng salary. But I think in recent years, tumaas na rin yata yung sa public school. Tumaas na rin. Teachers, di ba? Yeah. Okay. So, how does it compare sa Canada? Malaki talaga ang pagkakaiba. Kasi naranasan ko sa Philippines na yung 13th month pay na nga lang namin noon ay hihintayin pa namin.
magdadasal pa kami ng mga ilang dasalan yan. Yung chok allowance namin, magdadasal pa kami kung ilang dasalan yan. Kakarampot na salapi. Pero sabi ko, to be honest, nakakasakit talaga ng loob. Kasi binibigay mo yung best mo, pero parang, ay, ito pala yung kapalit, parang ganun. Sa totoo lang, isa yun sa mga nag-trigger sa akin. Pero sabi ko, sige na nga, ituloy ko pa rin pagtuturo ko. Pero dumating yung panahon, nagkaroon ako ng realization na, yun nga, parang, ang takbo mo na ay 120, pero ang sunod sa iyo ng gulong parang ganon ay nasa nasa 30, 50. Parang wala pa sa kalahati. Parang kailangan pang naranasan mo bang magtinda na nagtinda sa school? Oo, mga tusino, Rod. Mga tusino, para lang kailangan mo, di ba? Kasi sobrang sa liit ng sahod mo nasubukan mo bang magganon. Yung kasi ganun so far teacher. Oh, yung tita ko actually. Nung bata kasi yung tita ko, sabi ko kasi yung background ko mga teacher no. Yung tita ko talagang sila, nagtinda sila ng mga tusino nung nilisa. So far nung dumating na sa amin, sa generation naman na sa amin, medyo okay naman na. So parang hindi ko na rin naranasan yun. Bali, ang naging extra income na lang namin noon ay kumuha kami ng pwesto sa public market at doon kami nagtinda ng aking may bahay. So, umalis siya sa DSWD and then kumuha kami sa ng isang pwesto sa public market. Yun na nagdagdag sa amin. Pero ako mismo, hindi ako nagtinda sa school. Order siya sa akin. Kailangan mo eh. Naalala niyo yung mga, I'm sure narinig yung mga kwento dati na yung iba, hindi ko nila lahat ha, I'm sure hindi rin si Ruth, na pinapagbenta pa yung mga estudyante, di ba? May parang ganun. Biktima kami noon. Diba yung project? Tipas! Project. Bas namin yun, kami mga pinagbenta ng tipas, pinagbenta ng hopia, kung galing ng Bulacan, Laguna. Nakakaloka. Kasi nga, sa hirap, diba? Maliit yung maliit yung sahod, tapos, syempre, may pangangailangan din, diba? Yung mga pamilya. Kaya... yun na nagdagdag sa income namin noon, yung store namin sa public market. Ganon. Pero pero itong kumbaga ang naiisip ko ngayon is sinasabi nila may nasabi ka nga na kumbaga mas focus tayo sa pag-aaral, eh, 'di ba? Magaling tayo sa mathematics, sa academics, magaling tayo o sa ano pala. Yeah, mga spelling. Tapos pag dumating ka rito sa Canada, kailangan mo pa mag-bridging kasi nga yung edukasyon mo is hindi ka pantay ng edukasyon nila. Eh samantala ang focus tayo sa pag-aaral. Diba? Yung kasing natin doon, ang napansin ko lang naman, halimbawa dito, yung calculus nila ay kinukuha natin sa university. Ang calculus dito ay kinukuha sa parang grades, that was grade 7 or grade 8, parang gano'n. So, kinukuha, mas advanced sila. Kasi, sabi ko nga, sabi ko datanda ko yung algebra. Yung algebra, although kinuha na natin sa high school natin, pero yung tinitinda ko yung libro nila ng algebra, parang libro ng masters to. Parang ganun. Okay, ganun sila advance. Sa Canada o sa Pilipinas? Sa Canada. Kinukumpir ko yung... Yung curriculum. For example, and then... Yung saan ako na grade 10, grade 11 naman, nakalimutan ko siya. Ganun. Yung mga pinag-aaralan niya, pang-college na rin. Parang ganun yun. Okay. Parang ganun na, pang-college. Why? Kaya pala, minsan kasi din ako, nagtataka ako. Alam ko na magagaling yung Pilipino sa, yun na nga, academics, math, science. Pero ang baba nung pangkalahatang ranking ng Pilipinas sa mga international. Kaya ka, di ba? Sa likira sa kasi pala, delay yung natin. Nagtataka eh.
eh lalo na ang survey na lumalabas diyan, marami yung mga young learners. Eh kung sa Canada, mga naglalaro sa Pilipinas, pinapag-memorize na ng mga multiplication table, iniisip ko, eh bakit kulela tayo dun sa mga international rankings, ano? Isa sa mga nakita natin dito, yung tools na ginagamit, halimbawa dito sa elementary, connecting, halimbawa, gagawa sila ng, sa computer science sila, gagawa sila ng, program for robot, parang ganon. Nasa kinukuha yun sa elementary as parang elective, parang ganon. So siyempre, ako bilang magulang, i-enroll ko yung anak ko doon sa robotics kasi nasa AI age na tayo eh. So nakita namin, ano itong mga to? So bawat isa sa kanila may hawak na talagang intended for them. Yung serial number nung laptop na yun, naka-serial number lang sa bata, parang ganon. So magpa-program sila doon sa laptop na yun, and then pagagalahin nila yung robot na nasa harapan nila, parang ganon. Sabi ko, elementary years ito? Sa amin, ako, nung nilang university, o kaya noon, nagbabasa ako, sakalang namin na-encounter yung mga ganito. So yung technology, yung pag-feed ng technology dito, ay talagang puspusan. Kahit, kumbaga, sa atin na talagang medyo, alam natin, medyo, kumbaga, ano, ang education topic, malaki yung budget, pero ano. Oh. Outdated na yung sa atin masyado. Kung gaya na sinasabi nyo, no? Kumbaga, grade 7, calculus na, sa atin, sa college pa yon, di ba? College pa. Mm. Di sobrang, sobrang delay natin ng ilang taon, di ba? Kumbaga, ano eh, kaya, lamang sa, lamang ang tools, lamang yung tools ng Canada, kasi syempre sa budget na, di ba? Lamang kasi ang budget eh, na pupuno ang kagad yung mga ano. Katulad dito, isang bata, isang tablet. Yung sa mga anak ko, may, yun nga, totoo yung sinabi ni Sir Rod na, talagang may nakalaan na mga gamit para sa kanila. Tag-iisa talaga. Libre ba yon, Mark? Oo, libre lahat yun. Wala namang babayaran dito eh. Akala ko sa ano lang yan. Kasi sa private school ako, no? Sa private school ako, custodian. Mm. Nagulat ako. Lahat ng bata, naka-iMac ba yon? Yung laptop ng Apple? Oo, sagot lahat yun. Oo, yung maliliit. Lahat sila kaganyan. Yung pala, kada isang estudyante, meron nun. Meron yan. Grabe sa atin, naghihiraman pa, naghihintay sa computer. Sa isang... atin. Mga teachers nga sa atin, sabi ko, naawa. Naawa talaga ako sa mga teachers sa atin. Yung laptop na program noon, tapos ang binigay ng... Hindi ko alam kung anong issue noon, pero ang binabigay sa akin ng mga dating co-teacher, medyo hindi siya ganun ka-advanced yung mga naisong laptop. Paano ngayon makapagtuturo ng modern technology kung teacher mismo, medyo nagkukulang. Halimbawa na lang ako, yung sa microscope and sa mga ano natin, sa mga technology, sa science natin, yun na lang yung slides. Sa atin, hiraman tayo, di ba, nung high school na, hiraman tayo, titignan mo sa microscope, hiraman tayo sa ano. Dito talaga, tigit-tigit sa sila eh. Meron pa silang fake blood, parang gano'n, ng mga technology nila, di ba? Naalala ko nung bagong upo itong administrasyon na to, yung DepEd rin, meron agad na pinaimbestigahan tungkol sa mga laptops na binibigay yata. Hindi ko alam sa teachers or students na sobrang mahal binili, overpriced, pero luma. Parang gano'n. For teachers, Ina. For teachers yata yun. Yan ang problema sa... For teachers yan. Parang... 100,000 siya tayo ni. Pero yung specs niya is pang ano lang, pang wala pang 50,000. Oo, 'di ba? Ano ba talaga naman eh. Kaya sabi ko nakakawa. Kaya nga yung tanong niyo kanina na kung halimbawa sa compensation ba kung anong mas okay para sa akin, sa naranasan ko, daycare teacher, sabi ko, daycare teacher pala ako, pero yung sahod natin dito ay higit na doon sa regular teachers sa higit pa doon sa regular teachers natin. Hindi ko minamalit or what, pero ito yung kumbaga kasi nanggaling tayo doon eh, kaya nakikita na natin. Kaya sabi ko, yung puso ko talaga, sabi ko, yung training na lang, halimbawa yung training ng mga ano, ng mga binibigay sa atin, kumbaga dito nandoon tayo sa future kung anong mangyayari. At nakikita naman natin yon. For instance, AI nga. Yung AI,
nagkaroon kami ng training parang 5 years ago about AI, kung paano namin gagamitin ito sa mga bata. Ngayon nangyayari na. Ngayon sa Pilipinas, tinatanong ko yung ano, yung aking dating co-teacher doon na barkada ko rin. Sabi ko, may training na ba kayong ganito dito? Kung paano i-implement yung AI, kung paano gagamitin ng responsable yung AI, baka mamaya yung mga bata kumukuha na lang ng information, baka mamaya pinagagawa niyo ng ano, ng mga paper. Nilalabas lang pala ng plagiarism na pala. Yeah. Sabi ko, ah, wala pa kami training na ganyan. Sabi ko, nakapatay ako. Naku, nauna pa sila ng mga estudyante, no, Ron? Doon pa lang sa mga training, yeah, sa mga training pa lang, yun, babayaran na naman ang yun, DepEd yun. Dito, kung minsan, ang nangyayari pa, hindi pa binabayaran ng DepEd mismo, nanggagaling pa sa minsan sa bulsa ng mga teachers, yung training nila. So, doon ako talagang medyo parang umaalsa yung aking damdamin pagkagaroon kasi nga kaliit na nga ng ano ng sahod ng mga guro natin kukunin ng kanila ng magaling para sa bayan yun parang ganoon samantalang ako dito hindi ko masakino kaya lang sabi ko thankfully na nandito dahil at least sabi ko nga pag-uwi ko sa Pilipinas sabi ko kahit na ilang tao sabi ko ititrain ko ng play to learn para na sa ganoon at least kahit paano may ideas sila doon sa play to learn. Nang libre, sabi ko sa mga kasama ko. Napakahalaga noon kasi kako sa development ng mga bata. Isipin nyo lang ha, di ba? Yung play to learn, kailangan mo pang magbayad ng mahal sa Pilipinas para yes, makuha mo yung edukasyon na ganun. Di ba? Mm-hmm. Parang ano, ano. Pero, kasi sabi mo nga, dapat pala yung training mo is dumirekta ka na dun sa ano, sa pagiging, ano ba, high school teacher? Kasi early education ka yata ngayon eh. Early education teacher ako ngayon, pero may ongoing training ako ngayon ng, sa elementary and high school in preparation for this school year. Sabi mo kanina, sana dumiretso ka na sa elementary and high school, hindi ka na nagano. Early education. Oo. Ibig sabihin parang medyo... Ano ba? Kung pa-assess siya pala for regulars, teacher, pwede na sana din. Yes, yeah, correct. Tama yan. Kung halimbawa, nung nanggaling sana ako, nung 2 years sana ako nun sa restaurant, and then nagpa-assess sana ako sa ano nun, SPTRB, regular teachers na rin sana ako nung mga panahon na yun. Mas malaki ba yung sweldo ng regular teacher kaysa sa early education? Dun sa early education, depende sa level mo. Sa level 1, 2, and 3. Kung na-reach mo na yung level 3, makaka-maximum ka doon. Depende na sa minimum average salary or wage ng province, parang ganon. So, tatasan pa yun, parang ganon. Halimbawa, sa amin sana, sa YMCA, sa Saskatchewan, hindi ko alam sa ibang bahagi, pero ang ganito kasi komo anong tawag dito parang 40% ng sweldo namin na nanggagaling sa Saskatchewan parang ganon tinatop upan halimbawa yung sweldo namin sa ano sa YMCA uh-huh. Tinatop upan ng government ng Saskatchewan parang ganon bali dalawa yung pinagagalingan ng sahod namin parang ano sir so, kung let's say 50-50 binibigay ng school is yung minimum, let's say 13. So, bibigay din sa inyo ng gobyerno 13, parang ganon. So, magiging 26. Depende sa rate mo. Halimbawa, kung halimbawa, sana sumasahod ka ng $10 sa ano, $10 dito sa school. Saskatchewan, sa YMCA, halimbawa sana, sa day ka ito ha, bibigyan ka ng nalimutan ko yung tawag nila. Depende sa percentage kasi kung kailan ka nag-start, kung anong level ka, depende sa percentage mo na. Doon nila ibabase. Oh. Pero kung matagal, yun, kung matagal ka na nag-daycare teacher at kung matagal ka na rin na naging level 3 halimbawa, mas mataas yung sasahurin mo per hour. I assume more than $20 per hour, Sir Rod. More than 25. More than 25.
So, yeah, pag level 3. Pag level 3. Pag level 3 ka na. Kasi meron pa siyang kung isasama mo yung mga vacation pay mo, sick leave mo, more than talaga kasi they'll give you enough na makapagbakasyon ka. Kumusta pag ayaw mo pang pag punong-puno pa yung vacation leave mo, they will ask you na magbakasyon kayo. O, magsin, magsakit-sakita ka sa ganito, ganun pa nga sila. Awa ka, magbakasyon ka na. Tinignan ko sa ano eh, ayon kay Google, yung ECE sa Saskatchewan, yung starting average daw, 14.20. Hmm. What? 14.20 ang ECE. Starting. Oh. Yun ang ano. Yung yun, kaya nga may strike, 'di ba may nangyayari, may nagaganap pa ring strike dito sa Saskatchewan. Ah, iba yung ano, sa, sorry ha. Iba yung sweldo ng early childhood educator, iba yung sweldo ng regular teacher, parang ganoon. Yung nangyayaring eh, ano, rally ngayon dito sa Saskatchewan, sa teacher ay yan. Teacher regular teacher 'yon. Pero sa amin hindi kami affected doon kasi binibigyan naman nila ng tama sa akin. Sa ano, early childhood. Okay. Sa SPF. I know that gave an idea. Teka, may mga pictures akong ninakaw sa, ninakaw talaga. Kinuha ko sa Facebook page mo, Rod, ah. Okay. Tingnan natin. Ito. I think si Rod yung nasa left. Left. Ikaw ba yung left? Yung naka-green. Diba? Oo. Mga brothers and cousins. Oh, there. Ito with Mrs. You know? Eh, Mrs. Nahon! 10 years ago ata rin. Oh, yung kanina, that was 2015. Oh, sige. Well, thank you so much, Ron. Thank you. Thank you din. Sana nakakuha ng glimpse yung mga nag-iisip. Paano ba maging teacher sa Canada? Sundan nyo rin po siya. Ayan, sa kanyang YouTube channel, Rod's channel. Yeah. Magpahase sa agad kayo, mga Dre, no? Kung iniisip nyo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Oo, magpahase sa agad. Yun nga lang, ang mahal. Nakakaloka, ang mahal. Oh, medyo may kamahal. Plus mga registration nun, ha? Plus mga registration pa na. Registration sa... Sorry, Rod. Is there a way na ipa-assess mo habang nasa Pilipinas ka? Tapos yung kulang mong subjects, meron ba ganun? Baka may nag-o-offer sa Pilipinas na mas mura? That, ay, sa, kung kukunin natin sa Pilipinas, ganun din. I-assess ka rin nila dito. Pero kung halimbawa, halimbawa, kung iba kasi, halimbawa, developmental, child development parang dito, kung ibang description yung nakalagay doon, iba pa din. Pakukuhanin ka rin, iba pa din. Dito ka talaga magpapa-assess. Dito talaga yung kurso. Right. Okay. Basta thank you, Rod, so much for sharing. Yun. Thank you, Dennis, Ina, Rice. Thank you, Rod. Thank you, Rod. Thank you. Here, episode 31. Okay, so we'll see you guys in the next one. Spot bye! Pinoy. Bili na kay teacher. Bili kay teacher. Baliktad. Bili kay teacher. Yung? Subscribe now.